Without any details, no, ang information na nakuha namin ay may iba't ibang politiko na na link dito sa POGOS. At siguro ang pinakamalaking case in point ay itong si Alice Go na implicated siya dito at yung pangalan niya na sa mga dokumento ng POGO. So marami ng ganitong cases din na lumalabas na POGO money ang nagpa-finance sa mga kandidato at POGO money rin nagpapatakbo dito sa mga kandidato. So may mga ganyan rin na lumalabas na information. At sa akin, Christian, isa sa mga yung kinakatakot ako yung kaalyansa o kasabwatan sa mga local syndicates. Dahil itong mga local syndicates, existing to sa atin. No? Hindi naman nabubuwag yan dahil nga ano rin sila. No? Alam rin nila yung patakbo dito sa ating bansa. Pag nakipagsabwatan yan dito sa mga local syndicates, ibig sabihin to, lalawak yung kanilang galamay at lalawak yung kanilang operation. At magkakaroon sila ngayon ng parang local knowledge kung ano yung kalakaran dito sa ating bansa. Kaya iyan sa akin, isa rin sa pinaka nakakatakot dahil you're putting foreign syndicates, foreign money with local syndicates at mas lalawak ngayon ang operation nitong mga local syndicates natin. Okay. Sige sir, bago po natin puntahan sa local syndicates na talaga nakaka-alarma rin. No? Doon sa politika, yung impluensya sa politika, limited ba sa local ito or baka naman pati mga national candidates na popondohan na rin ng POGO money? Ito lang masabi dahil bound ako sa executive session, Christian, but definitely may mga politiko. No? At hindi ko lang masabi ngayon the detail dahil mayroon kaming policy on executive session. But definitely may politikos. Pero ano, no? Of course, we don't have to name names dito kung sino man yung involved. No? Pero I mean, yung influensya lang. Kung baga kasi, kaya ko po ito tinatanong dahil nakakatakot dahil mag-election tayo. Yes. Diba? Filing na lang COCs October 1 to 8. Mm-hmm. Eh kung pinag-uusapan natin dito yung na-influensya na yung mga politiko, diba? Basically, you're talking of basically POGO money funding possibly campaigns, di ba? Yes. E nakakatakot dahil mag-election tayo na next year, no? Correct. So, correct. Yung lawak ba yan covered na yung local and to some extent pati national politicians? Mahirap magsabi ngayon, Christian, dahil nga we're bound by executive session, but definitely hindi malayo na itong POGO money papasok sa election. Hindi malayo yan. At nakita na rin natin yan in 2022. No, in the case of Alice Guo. At hindi malayo yan na pupunta rin sa ibang kandidato. Again, I apologize dahil mahigpit ang executive session rules namin at I need to make sure that I abide by it. Sige sir, I understand. Kasi ako na lang magkikwento ng mga possibilities. I understand. Hindi, example kayo, di ba? Na maingay kayo sa POGO. Okay? Eh, kailan ba kayo susunod? Ano, second term niya na po ito, no? Second term. So, I'm tapos na yung term ko by 2028. Mata-term out kayo sa, ano? Termed out kayo sa 2028. Yes. Pero kung sakasakali, let's say, tumakbo kayo for another public office, whether national again or local, pwedeng possibility kasi, yung mga POGO syndicates naman, pondohan yung kalaban nyo kung one-on-one or one-versus-three yan or talagang gumawa sila ng malawak na malign influence operations to make sure that you would lose. Diba? That's the other possibility. Am I correct? Christian, in fact, natatandaan ko nung iniimbestigahan namin ang POGO, I think this is in 2022. At mayroon kasing tatlong resolution sa Senado na i-file ng mga senador para imbestigahan yung cost-benefit. No? Just to look at the cost-benefit nitong mga POGOs, marami ng mga lumalabas sa social media to support me and then to discredit me. No? Tapos bumigat na yung discredit. At in fact, hindi lang ako, pati yung mga senador na pumirma dun sa committee report din yung discredit. Kaya tama ka. No? Itong POGO money, hindi naman to limitado lang sa mga politiko, kundi pwede rin silang gumamit ng
ng mga ganitong fake news or PR campaign for or against doon sa mga personalities na konektado sa paglalaban sa Pogo. Oo, kasi ano ba naman yung ilang million yung ibuhos nila sa mga massive troll operations, di ba? To actually discredit certain candidates. Kasi go ahead, sir. Yeah, so sorry, go ahead. Maglagay sila ng tao, di ba? Maglagay sila ng tao sa posisyon to protect their interests, di ba? Itong nabanggit ko ngayon, money laundering, no? At kaya nga, dismayado ako sa AMLAC, doon sa hearing at yung interaction namin with them, dahil hindi nila masabi sa amin kung saan at paano pumasok yung 6.1 billion pesos. Kasi itong halaga ng Pogo Hub sa Banban, pina-cost out namin sa professional engineers, nagkakahalaga ng 6.1 billion pesos. Pero hindi ma-detect ngayon ng AMLAC paano pumasok itong 6.1 billion pesos. Hindi nila masabi sa amin anong banko, hindi nila masabi sa amin sino nakatanggap nung pera, hindi nila masabi sa amin paano nalabas yung pera. At ito, i-coconnect ko lang doon sa dalawang money launderers na nahuli sa Singapore na partner ni Alice Goh sa Baofulan. No? So, hindi malayo na itong money laundering ay nangyayari na dito sa ating bansa. At yung perang, pag hindi mo madidetect yung pera, ibig sabihin, pwede niyang gamitin to sa iba't ibang objective. Number one, pwede nilang gamitin to sa pag-iimpluensya ng mga enforcers at politiko. Kung yung 6.1 doon, yung 1 billion doon, gamitin nila for PR campaign or for pagbibili ng impluensya, pwede nilang gamitin yan. Dahil walang accountability. Hindi mo alam kung paano pumasok yung pera. Kaya hindi nakita ko yung perang umiikot dito, hindi maliit, napakalaki. At pag malaki ang pera, sigurado ko tataya ka sa mga taong makakapagbigay ng protection sa iyo. So walang paliwanag na malinaw kung paano pumasok yun. I suppose hindi naman pwedeng cash yun. Sobrang laki na, no? Oo nga eh. Iniisip ko nga, cash eh. Pero paano mo naman idadalhin yung 6.1 billion in cash, no? At hindi nalang mapaliwanag eh. At doon nga ako na-dismaya dahil yan ang trabaho ng anti-money laundering, to monitor yung movement ng pera. Pero kung hindi pumasok to sa ating formal systems, banking system, then may problema tayo doon. Eh kung pumasok sa banking system natin, hindi nila na-detect, mas malaki problema natin doon. So ibig sabihin, may sabotan rin sa mga banko. At nangyari na yan, kung matatandaan mo, yung Bangladesh issue, kung matatandaan natin in the past, may in Bangladesh na nakawan, dinala dito. Hindi rin na-detect ng mga banko yan until the very end na nung nag-report na yung Bangladesh government. So pwede mangyari yan ulit, nangyari ulit yan ngayon sa atin.